Ipinagmalaki ni DepEd Secretary Sonny Angara sa European Chamber of Commerce of the Philippines ang mga reformang ipinatutupad sa kagawaran. Tiniyak din niya na patuloy nilang sinisikap na maibigay ang mga basic services sa mga mag-aaral, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Vel Custodio sa report, Rise and Shine Vel. Dumalo si Department of Education Secretary Sonny Angara sa luncheon meeting ng European Chamber of Commerce of the Philippines. Pinangunahan ni ECCP President Paulo Duarte ang programa. Tinalakay sa forum ang ilang mga programa at suliranin sa edukasyon sa Pilipinas, kung saan lumahok si Angara at ilang opisyal mula sa private sector. Kasama ang decongestion ng subject sa ilalim ng matatag curriculum para mas ituon ang pag-aaral sa mathematics, reading skills at life skills. Pero para sa Student Parent Teacher Association President na si Alfred, nagpapasalamat siya at nabawasan ang mga asignatura ng mga estudyante. Pero naging masyadong mabilis yung facing ng pagtuturo ng mga teachers ngayon dahil binago yung curriculum. Dahil dun sa pagbabago na yun, yung mga bata nahihirapang humabol. Sa katunayan, yung anak kong grade 4, nahihirapan siya sa mathematics. Oo, partly nabawasan naman, pero yung degree ng difficulty, medyo itinaas nila eh. So nabibigla yung mga bata, lalo na napag-iwanan sila nung panahon ng pandemya. Kaya bata rin yung nahihirapan. Oh, ganon din naman yung mga guro, mga teachers. Nahihirapan din sila na ituro yung mas advanced na mga lessons. Pinag-usapan din ang reforma ng licensure exam para sa guro at pagpapataas ang kalidad ng teaching delivery skills. Nagpo-provide ng mga retooling, reskilling sa mga teachers for free. Kaya sigurado akong nakakasabay po para dito sa new curriculum, sa matatag curriculum na pinapatupad. Mungkahin naman ni Reyes. Mas maganda kung magkaroon ng integration. Meaning to say, sabay-sabay ginagawa yung adjustments sa loob ng school, sa loob ng bahay, at sa community. Maganda rin na magkaroon ng recovery classes para dun sa mga batang hirap na hirap na talagang humabol. Tinalakay din ang problema ng equity sa free college tuition law, pagpaparami sa STEM graduates na magpapatuloy sa nasabing career path, at computer literacy at upskilling. Ayon kay Secretary Angara, nais siyang mas ituon ang senior high school sa work immersion. Tuloy-tuloy pa rin daw ang language classes para sa ilang mga pampublikong paaralan ng senior high school. On the senior high school curriculum, there's room for languages because we want global citizens as well. So French is the language of diplomacy. Napaka-importante ng foreign language, especially yung French language, sa mga senior high school students, lalo na sa mga TVL, kasi ito ay magagamit nila in preparations for their future career. When they pursue their career in college, like taking tourism or hospitality management, napaka-advantage na nito. Or even not TVL or not home economics na kinukuha, pwede rin sa ibang course. Ayon sa kalihim ng edukasyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaganda ng DepEd sa matatag curriculum. In the first 100 days, we've gone long on our early bets. We've made the curriculum more flexible to maximize the learning time of our students as well as our teachers. We've created a PISA task force to prepare our students for the upcoming international assessment. We're assessing our reading interventions and senior high school curriculum. The president's directive is clear: secure the basics, prepare students for the world of work. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.